Okay, mapagpalang araw sa lahat. Sa mga patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat. Lagi lang natin sipagan para sa pangarap. Darating ang panahon, makakamit natin yan lahat. Lahat naman tayo may mga pangarap sa buhay. Samahan mo lang ng sipag at diskarte, mararating mo ang tagumpay. Huwag mo lang papasukin ng masamang bisyo kasi sigurado, yung mga pangarap at pinaghirapan mo, mawawala yan lahat sa'yo. At kung hindi ka pa makontento, baka anak, asawa, pamilya at mga kaibigan mo, mawalan na rin sa'yo ng respeto. Kaya ikaw kaibigan, may panahon ka pa para itama ang iyong mga kamalian. Huwag mo nang dagdagan pa ang iyong mga kasalanan. Subukan mong lumapit sa Diyos, sigurado hinding-hindi ka niya pababayaan. Bahay, magarang kotse, maraming pera, magandang asawa, may mga anak, magandang damit, masarap na pagkain, sikat na sikat kasi may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. Black and gray portrait, yan ang isi-share ko sa inyo. Kaya kung gusto mong may matutunan, panoorin mo hanggang dulo. Paki-follow and share na rin to para mapanood din ng ibang gustong matuto pagaya mo. Siya nga pala si Sir Toto Maoy ng San Mateo Rizal. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads the Tutorial. Tara, simulan na natin. Nagyesa na to sa client, pinagdapa ako. Pwede naman siyang gawin ng nakaupo, pero pinagdapa ako siya dahil alanganin yung pwesto. Kung hindi ubra, pwede naman gawin ng nakaupo. Pero naging komportable kami, kaya tuloy lang ang pagtatato. Bale sa pyesa na to, tatlong size lang ng needle ang kailangan kong gamitin. 3RL, 9M1, at saka 15RM ang niready natin. Sa liit kasi ng pyesa na to, wala naman akong mga malalaking detalye na kailangang hagurin. Pero syempre, huwag kayo ditong dumepende. Meron din kasi mga artist na merong sariling diskarte. Gagamitin nila yung mga size na alam nila na magagamit nila ng komportable. Sa mga nagtatanong pala kung anong volts yung ginagamit ko kapag naglalinya ako o kaya nag-shading ako, bali ang gamit ko pong volts kapag naglalinya ako, 6.5. Tapos sa pag-shade naman po, 6.5 din. Nagtataas lang po ako ng volts kapag gumagamit ako ng malalaking size ng needle para may tulak niya na maayos yung needle natin, kasi kapag medyo malalaki na yung needle, bukod sa mahirap ng papasukin sa balat, mahirap tumusok sa balat, kailangan natin ng mas malakas na pwersa para bumuon siya ng mas maayos. Example po yung size na 9RL, gamit ko na pong bolts dyan, 7 bolts na po, 9RL pataas. Kahit sa mga round shader o mga pang power line, 7 bolts po yung gamit ko. Pag ang shader ko naman, ang gamit ko na needle is nasa 17 pataas, naka 7 volts na rin po ako nyan. Ngayon, kung mas mataas pa doon, ginagawa kong 7.5 o kung saan papalo ng maganda yung machine natin. Ganun po kasi yun eh. Iba-iba po kasi yung palo ng machine, iba-iba yung lakas. Meron kasing sa mababang volts pa lang, malakas na pumalo yung machine. Meron namang machine na kahit mataas na yung volts, mahina pa rin yung palo. Kaya minsan po, hindi natin kailangan dumepende kung ano yung ginagamit na volts ng isang artist na napapanood nyo. Hindi po natin kailangan dumepende sa volts na ginagamit niya, kasi magkaiba po. Alimbawa, kung magkaiba po yung machine na gamit natin, syempre magkaiba ng kalidad. Hindi rin niya masasagot o hindi rin namin masasagot yung tamang volts na kailangan nyong gamitin. Basta ang tandaan nyo lang, kung saan papalo ng maganda yung machine nyo, tapos kung saan kayo nakakakilos ng maayos na bolts, dun po kayo magstay, dun kayo magfocus. Kung saan yung mas nakakapa, mas saan yung nagagamay yung tamang bolts, kung tumaas man o bumaba man, dun po kayo magstay para hindi po kayo maligaw. Huwag nyo sabayan yung ibang artist na gumagawa ng mababang bolts, kasi hindi po tayo pare-pareho ng machine. Pwera na lang po, kung parehas lang talaga tayo ng machine, syempre iisa yung motor, iisa yung lakas, kaya pwede natin gayahin yung bolts na ginagawa niya. Tsaka payo ko lang din po pagdating sa speed. Bali kasi meron tayong speed, yung speed ng hagod natin,
tapos speed ng machine. Magkaiba po yun. Dapat po yung speed nyo, itimpla nyo yung machine nyo sa tamang speed na kaya sabayan ng speed ng kamay nyo. Kung may nakikita kayo na matataas yung bolts, so syempre sobrang bilis nun. So yung ibang artist kayang sabayan yung ganung klaseng speed na hagod. Kung kayo, mabagal kayo, huwag nyong gayahin yung speed na ginagawa ng mabibilis na artist. Dumepende kayo sa kakayahan nyong humagod, sa kung gaano kayo kabilis humagod. Doon nyo idepende yung bolts ng machine nyo. At yun, maraming salamat sa panonood. Ang sineshare ko lang po dito ay base sa experience ko at di nyo kailangan sumunod. Kung sa tingin nyo may mapupulot kayo sa video na to, pwede nyong kunin. Pero kung wala naman, huwag nyo pong gagayahin. Hanggang dito na lang, don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Uli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat.